ano ko. Iba, magiging kakampi, iba yung kakampi niya ngayon. Talo mo yan. Dati, hindi na ganun karami yan. Oh! Manghuhula ka pala! Akala ko vlogger ka! Chris Olo! Akala ko vlogger ka! Pinasok mo din pala yung pagiging manghuhula! Doble! Doble kita na! Vlogger na! Manghuhula pa! Tapos, Hey, sure, hindi ka nag-research? Mayroon talaga. Mayroon siyang utang. Alam. Yan yung problema sa'yo. Dapat, nag-research ka muna kung totoo ba o hindi. Hindi ka magbima sa vlogger na katulad mo. Manghuhula na vlogger pa. Sabi na, sigaw ng mga tao, bumalik ka na! Ano ko? Lumay, nag-pose si Orvin! Ano ko? Di mo alam yun? Dapat inalam mo muna! Hindi yung chismis, hula-hula lang! O, masasaktan dun! Okay, sige! Pinaratangan sa kabilang campus si Isko, nilubog umano sa utang ang... Sagot ni Isko, kailanman hindi niya ito tinago sa taong bayan. Oh. O wala naman yata rin sinabi sa yung tinago mo. Medyo mahaba-haba na yung sasagutin, ha? Dami niyang ano, bakit may sinabi ba daw yung kabilang kampo na kailangan pa ba, sinabi ba doon na tinago niya? Ang tanong din niya yun. Klaro doon na hindi ko naman tinago yan sa taong bayan. So, ibig sabihin, sinagot lang niya. Ot lang niya yung ang. Sinagot lang niya kung sino man. Hindi na ako magpapangalan na kung sino man ako. Chris, Chris Ulo. Muntik na maging Yulo. May dalis yun. Mo, Chris Ulo. Bago umupo si Yorme dyan, bago umupo si Yorme sa 2022, tama ba? Baka kasi nagkamali ako eh. Tama? 20... Mayora honey nito. Dahil sa mga tanong mo dyan. At may pinalabas ka pang bagong utang kuno. Umupo pa siya. Baka yung sinabi mo, yan yung ka, nagkataon lang talaga na may pandemya. Umutang si Yorme, hindi dahil yung tanong mo, alam ba? Ni Mayor Hanel Acuna, na dating ganito, Vice Mayor, yan ang tinatawag na memaka. Memaka ulo. May masabi lang. Ang actions ni Yorme, alam ng vice niya, alam lahat ng tao, hindi lang yung vice. Maghahalataan! Ang tanong, magkano ba? Share tayo. Bigay naman. Pinasok mo lang yakap, pinasok mo na yung pagiging vlogger, tapos panghuhula pa. Ang dami mong trabaho, bud. Eh, basurang talong yan eh! Anong ba? Mayuran eh! Kung tatakbukan, malamang alam niya yan! Malamang alam niya yan! Suportado nga eh! Mayuran, dapat! Hindi niya sinuportahan yan nung pagtakbo ng presidente! After mo manungkulan niyo sa Maynila, at ang magbabayad na yung susunod sa'yo. Sino ba yung magbabayad? Kahin ko lang, Chris Ulo. Siyempre, basa. Kasi research nga. According to my research, bago umalis, si Joseph Estrada bilang mayor na...
sinabi yan ni Yorme. Walang utang, walang pera, ang Maynila, lubog sa utang. Kachip na tanong, tanungin kita, alam mo ba? Alam ba nila na tala? Siyempre alam nila. Sus na. Lahat nga ng project sa may nasa mo, kasali sila sa pumirma. Baka, iba yung iba ko sa panyun eh. Pirma yun eh. Sariling opinion ko naman. Hindi natin alam. Kasi nga, malaki ang utang na loob. Oh, nanira ko na. Ito yung ano ha, kasagsagan na tumatakbo siyang presidente. Oh, ito yung interview na yun. Sayang, bata ka pa. O di ba'y naniwala na kagad sa akin, kaya ko palang magtapos. Then, all of a sudden, one day. Tatay nga niya, alam, imposible yung bias, hindi. Nagpasalamat, may binigay pa. O anong sinabi? Minu mo, hindi pa ano. Hindi pa bayad yung utang mo. Kailangan mo bayaran yung sino yung magbabayad. Ba't hindi mo tinanong noon? Ayan. Kaya, nakaupo. Oh, si Mayor Honey dyan. Kasi hiniling din. Alam naman ni Yorme yung ginagawa. 2021. O, eto ha. Basahin ko na lang. E, bes, nakasama ko yan sa ano ko eh. May hiling siya mawala sa mundo. Gusto niya may lakuna na maupo bilang mayor sa Maynila. Kaya tumakbo si Yorme ng nasyonal. Alam, sino yung susunod? Babayad na siya ng utang. Kasi nagre-reklamo, hindi matubos-tubos yung utang na yan. Maintindihan mo. Kasi English yung nakalagay dun, tatagay, tinatagalog ko na lang lahat. Nahirapan pa ako mag-translate dito. O sa ano ha? Galing to sa Manila, anong ang tawag dito? Manila Standard, Chris Olo. Pagdating ko sa Maynila, zero. Pero sa pamamagitan na magandang pamamahal, ating ang pandemya. Lahat ng ipinangako namin sa mga tao sa Maynang Maynila ay nangyari. Panun, partida. Ang pangako sa loob ng 10 taon ay natupad sa loob ng imposibleng mangyari at kailangan nating bayaran ang utang. Mahalaga na bayaran natin ang utang. Ang ating ating mga kakagigil yung mga taong ganito eh. Alam, mayor ng Cavite ang magbabayad niyan. Pangana, tarantadong isip. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Sige. Alam eh! Di mo pala alam, dapat nagresali ba yan? Oh, nag-iisip ka ng kasiraan kay Yorme! Nagtataka ako sa kalagitnaan na... Lapas na kasi sa issue eh! Ito, issue sa utang, sinali mo yung showbiz, gago! Galing mo naman! Ano bang kinalaman ko si Yorme, yung paghuhubad? Ba't nang tinanggap mo yung project? Trabaho eh. Maganda yung offer eh. Utak mo boy. Sa party niyan, ipapasok mo pa. Ikaw na yung makakasagot sa masaya na yung daycare sa 100. Bibigyan kita ng 100. Buhatin mo lang yung haloblak. Basic na yun boy ha. Saladuhan pa niya. Baka hindi ka nanunood. May ulo ka lang, wala kang utak. Kala ko challenging tong reakan eh.
niya eh. Yan yung naman ako ng challenge. Oo, oh, yung magagamit yung utak ko. Hindi lang, oo, oh, kakalawangin lang to kung ganito yung magiging kalaban ko. Isipin nyo, hindi ko na pinag-iisipan. Saglit lang. Oh, break muna. Saglit. Kukuha lang ako ng nano. May matutuyo yung utak ko. Yung bibig ko yung matutuyo dito eh. Break. Kukuha lang ako ng tubig. Ano lang ako sa tanga. O di, inaamin mo din. Nakapa-vlogger ka eh. Inaamin mo din. Nabayag ka. Sasalita ka eh. Wala kang alam, nagsasalita ka na kung ano-ano yung mga ini-issue mo. Wala ka namang alam, tanga ka pala eh. Ang may masabi lang. Sige, tuloy. Oh, dapat nag-isang term ka pa. Para out. Pwede yun, boy. Kung ikaw si Yorme, kung ikaw si Isko Moreno. Ang kinita nung kapanahon na ng 2019 to 2022, ang Maynila. Hindi ka nag-research. Tinatayag na nasa 19.4 billion ang kinita ng Maynila. 2020! Tama! Darna! Oo. Oh. Nung 2021 kasi maganda. Galing sa ano yung pinagkaiba. Nung kapanahunan ni Erap, walang COVID to ha. Walang pandemya, boy. Nung kapanahunan ni Erap, 2017, 17.3 billion. 2018, naging 18.2 billion. Sa 2019, 19.... na, kapanahunan na ni Isko. Sa 2019, 2020 na, 16.8 billion. Umakyat ng 20.1 billion sa 20... Kapanahunan! Oh, ngayon, baka kasi sabihin mo, eh, ba't hindi mo sinali yun? Oh, ngayon, 21 point, boy. Hey, hey, hey. Yan yung mga kinikita. Iba't tumaas ng tumaas. Di ko itatanong to, ha? Hindi ko itatanong kung walang sinasabi tong si Chris Ulo. Sinasabi ko na nga kanina, sa intro ko, may sinabi siya dito, eh, kung magkano yung utang, eh. So, sige, tuloy na natin. Kumbaga, lilinisin mo naman yun. Mm. Eh, iba kumikita? Hindi ba nakakaganda sa lugar kung walang kita yun? Kung walang kita yun, boy, ba't pinatayo pa? Pinatayo eh, kaya nga inutangan kasi nga kay possible na may revenue ang pinatayong yan. May utang, pinatayo, nakita ng tao. Kaysa naman doon umutang, walang nakita yung tao. May utang din ngayon sa mayan, may utang din yung Maynila ngayon eh. Yung inutang ba niya, may nakita yung tao? Tanong ko lang. Hindi ko sinisiraan, tanong ko na lang. Umalis. Alam na mga tao na may pinatayo, may ganitong nangyayari. O, diba? Ikaw na may sabi, alam. Pag may pinatayo, papapakinabangan yan. Kaya nga inutangan eh. May matapos yan. May hospital, may revenue din yan. Pagkatapos yan, may mga tax yan na papasok. Ito yung tanong, yung kinakampihan mo ba? Hindi ko sinisiraan, ha? Hindi ko sinisiraan, wala akong sisiraing tao. Ibabalik ko lang yung tanong sa ginawang utang ng kinakampihan mo. Wala, hindi ako maninira. Wala akong, oh,